Makakausap po natin si Maximo Janohan. Si Maximo Janohan po sir ay isang driver at pinagdadrive po siya ng kanyang amo ng kolorom na sasakyan. Ang tanong, kapag nahuli ang kolorom na sasakyan, sino dapat ang babayad sa multa at sa nakumpiskang lisensya? A, si amo ba? B, o si amo? Or C, si operator na amo? Or D, all of the above? Diba, sinagot ko na yung mga katanungan ninyo. Okay. Sir Maximo, magandang umaga. Magandang umaga po, sir. Sir, kayo po ay nagdadrive ng minibus. Opo. Yung minibus na dinadrive ninyo ay kolorom pala. O, wala po yung papel, galing electric charbe. Okay. So, minsan isang araw, kayo po ay nahuli. Opo. Yung lisensya ko po. Yung lisensya niyo lang in-impound, kinumpis ka. Pero yung sasakyan, ni-let go. Eh, baka may gaibi. Baka may gaibi doon sa mga humuli. O, tumutugma, no, ha? Nag-rhyme. Okay. Opo. Magkano na po yung tubo sa lisensya niyo, sir? Nung una po, 50,000. 50,000 tubo sa lisensya? Oh. Okay. Nung una pong huli nila, pinabukasan, tubusin ko, 50,000. Okay. Tapos, naging wala, yung lumabas yung EP ng galing quarantine po. Okay. Naging 1 million po. 1 million? Sino humingi ng 1 million? 1 million pagtubos ng lisensya. Ngayon ako nakarinig niya na. Eh, pwede ka lang bumili ng sarili mong minibus. Opo. Sino po nagsabi 1 million babayaran mo sa LTO? Yun pong hippie po. Violation po si Kolorom. Yung hepe sa LTO? Yung hepe po. Nagsabi sa akin 1 million. Opo, sir. Nasa yung telepono si Adrian Pamaong, anak ng operator. Sir Adrian, magandang umaga po. Magandang umaga po, idol. Sir, totoo ba na hininga ng 1 million itong inyong driver dahil sa pagkahuli ng inyong bus na dinadrive niya na kolorom pala? Opo, sir. First of all, ba't niyo siya pinagdrive ng kolorom na bus ninyo? Kasi po, idol, sa panahon po yun, alam po namin na wala pang, hindi, actually, yung permit namin for releasing na. Tapos, okay. Due to pandemic, nga wala nang, yung driver namin, wala na daw makain. Tapos kami, hindi na din maka-operate. But tumugal talaga kami nga, bumiyahe, idol. Okay. So, kumbaga, kapit sa patalim, opo. Eh, kahit na illegal, ginawa nyo na lang. Opo, sir, idol. Pero mali pa rin, sir. Opo. Diba alam, po, alam. Hindi pwedeng gawing excuse yan. Opo, sir. Diba? So anyway, nandun na tayo. So, nag-violate na kayo ng batas. Ngayon, nahuli po itong inyong boss. Totoo ba, hininga ng 1 million itong si sir, Maximo para sa pantubo sa kanilang lisensya? Ang una po, sir, hiningi nila 50,000. Okay. Tapos, wala nga kaming ano, may labas na 50,000 sa panahon na yon. So, umabot ng ilang buwan kasi pinag-ipunan pa, sir ba? Okay. Tapos, nung bumalik na kami sa LTO, ang sabi nila, 1 million na daw. Para sa lisensya? Opo, sir. Kasi hindi po nila in-impound yung sasakyan, yung lisensya lang kinuha. Oo. Oh, mukhang mali ata. Dapat ang in-impound yung sasakyan. Opo. Okay, but anyway, alamin natin sa LTO kung ano yung patakaran sa pag-impound at sa panguhuli sa violation ay isang kolorom na sasakyan na bumibiyay sa kalye at ano ang parusa doon sa driver. Now, sino po doon sa LTO nagsabi na 1 million po ang tubos sa lisensya ng inyong driver? Ang sabi ng driver namin, sir, yung hepe daw, sir, sa panahon ngayon, pero sa panahon na yun na yung hepe nila, pero ngayon, wala na sila. May pangalan po kayo ng hepe? Hindi ko alam, sir. Hindi ko. Paano pagkasabi, sir, tinext lang siya na 1 million na, paano? O sinabihan siya face-to-face? Ang driver namin, sir, pumunta daw siya sa LTO, tapos ang sabi, uy, yung ORCR niyo, bus pala. Kasi yung jeep, parang 50,000 lang. Tapos yung bus, 1 million. Tapos sinulatan siya sa maliit na papel, sir. Tapos nag-stapler yata dun sa kasama sa mga papel. Tapos yun ang binigay niya sa amin na 1 million. Teka muna, 1 million yung tubos sa bus, eh samantala hindi naman naka-impound yung bus. Yung lisensya, sir. Tubos ng lisensya. Okay, sandali lang po, sir. Mr. Roberto Valera, Director ng LTO, Deputy Law Enforcement Service. Director, yes, magandang umaga. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Rafi. 1 million pesos tubos sa isang lisensya dahil yung driver ay nagmaneho ng kolorom na bus. Out of this world, yung halaga, sir. Ha? You agree? Yes, sir. Opo. Ano yun, sir? Ano yun, sir? Kotong? Or, hindi po. Actually, merong nakasaad yan sa Department Joint Administrative Order 12,014-01. Pero po, yung para po sa may-ari po yan, yung 1 million para po yan
sa bus na na-impound. Na sir, hindi nga po in-impound yung bus, sir. Nilet go kaya yung bus. Kaya nga, sir, nagtaka ako bakit hindi niya in-impound. Kasi dapat in-impound yan. Oh. Hindi po ang driver ang liable yan po. Ang may-ari po ng bus. Correct. Kaya may requirement po ang batas tumpa na dapat i-impound yan for 3 months as part of the accessory penalty po. At saka kung bus po yan, magbabayad ng 1 million. Pero ang operator po ang liable yan. Correct. Nang sa gayon, ito pong driver, may makapagmaneho po siyang muli kasi hindi naman niya kasalanan na nakulorom yung bus. Hindi kinuha ng tamang mga papeles nung kanyang amo. Diba, sir? Nagtaka ako, bakit hindi in-impound? Kasi requirement po yan sa batas, pag kulorom, in-impound po yan. Okay. So, sir, pwede niyo ba kaming tulungan dito na yung pong lisensya nitong si Sir Maximo ay maisole and then yung bus, yung unit, iyon yung hilain ng LTO. Ganito po, papuntahin mo sa akin, dalhin niya yung lahat ng mga documents. Anda dito ba siya o nasa Tagbilaran siya? Sir Maximo. Sa Tagbilaran, boss. O, sir. O, Tagbilaran. Nasa Tagbilaran po siya, Director. Kung pwede niya ma-LTO sa akin yung mga lahat ng mga dokumento para gawa ko na endorsement po, kontakin ko rin ang Tagbilaran. Ayun. Ay, naku, sir, hulo po kayo ng langit. Okay. Kailangan po nitong pobre na makapagbiyahe para hindi po magutom yung kanyang pamilya. Oo nga, 1 million kawawa. Hindi niyang bayaran niya. Hindi siya magmaniwa pang buhay pag ganyan. So, kailangan niyo pa po mahilain yung boss o hindi na? Ang alam ko, sir, requirement kasi yan. Pag kulurom, i-impound talaga yung apa. Okay. Sandila po, ha? Sir Adrian. Apa. Okay. So, yung lisensya may babalik na sa inyong driver, pero yung unit maaring hilain kapalit ng lisensya kasi naman talagang patakaran. Okay lang sa'yo? Okay, sir. Willing po kami magpa-impound, sir. Willing. Yan ang gusto pero ko sa'yo. Pero yung amount na 1 million, sir, hindi po na 1 million kaya, sir. Kasi hindi. Utang din po yung sasakyan. Kung 1 million, sir, pwede naman kayo mag-apila eh. Pwede naman kayo makiusap ata. So legal process. Di ba, tama ba ako, Director? Pwede po i-contest, pwede po. Di ba, i-contest at tumawad at magbigay ng dahilan. Siyempre, yung mga taga-LTO, tao rin yan, eh baka i-consider. Tama ba ako, Director? Opo. At saka, depende kasi yung kung ano sasakyan eh. Kung van lang, 200,000 lang. Pero kung bus kasi, 1 million talaga ang nakabatas. Eh paano sir kung walang pantubos na 1 million? Ano mangyari doon sa boss? Ang usual eh, yung may mga nahuli kami dito na impound sa Tarlac, sir, ano, talagang hindi nila tinutubos, inano na lang, ini-auction na lang namin. Para mabayaran yung fine. Oo nga, sa bagay, talagang yun ang patakaran, dapat masunod. Nobody's above the law, walang exception dapat yan. Okay lang po yun. Anyway, Sir Adrian, napakabait mo naman. Sige po sir, isurrender nyo lang po yung boss para matubos na po yung lisensya ni Sir Maximo. Okay, Sir Adrian? Apa, Idol. Magandang hapon po, Sir Adrian. Salamat po, Idol. Salamat po, Director. Ha. Gagawin na po namin yung inyong advice, Director. Sige po, kung mapadala din niya ako ng kumasi photocopies lang ng ano, para ma-endorse ko rin po sa opisina sa Tagbilaran. Ah, okay. Sige, Sir Maximo. Sir. Ay, ipapa-CBL. Hindi natin commercial eh. Ipapa-CBL namin yung ano, yung mga dokumento kay Director. Okay. At today, may si-CBL na yon. Pag natanggap, edi okay na lisensya mo. Salamat po, Sir Maximo. Huwag mo ibawang telepono. Tuturuan ka namin kung paano. Okay, sir? Salamat po. Magandang umaga po. Sa ingat po kayo. Director, God bless po. Mabuhay po kayo, Director. Sige, sige po, Sir Rapi. God bless po. Thank you po. Mga kapatid, sa mga nanonood ngayon ng YouTube and Facebook Live, meron na po tayong 16.2 million subscribers. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po. Pindutin niyo po yung bell button dyan para lagi po kayong nabibigyan ng notifications po galing po sa Rafi Tulfo In Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.